Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I man this vlog. Ito ho. Nako, masaya po ito. At ika nga po ay mainit nating tatalakayin. Attorney Topacio, sumagot. Hindi daw po siya si Raulo na abogado. Laman noon ang video na yan, mga kaibigan, ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po ay muling nakikiusap, mga kaibigan. Kung pwede lang ho, patapusin nating panoorin ang vlog na ito. At nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Eto na ho, mga kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. O naman, mga abogado kami. Asiraba naman ang ulo namin, maggagawa kami ng mga istoryahe rito. Ay mga kapwa mo, abogado, you know what that means. We are officers of the court. Sa harap ba naman itong Department of Justice, sa harap ng bandila ng Pilipinas, gagawa kami ng mga baseless accusations na maaring maka-apekto sa aming career. So please, I do not believe at this point na meron po kayong kinalaman dito sa panggigipit na ito. So under you po ang mga kapulisan, pakitignan po itong ginagawang ito. Please lang, oo. Because justice has to be administered with an even hand and a fair eye. To all concerned, justice kay Degamo, justice din kay Congressman Tevez, at justice sa lahat, lalo na yung mga maliliit na naiipit dito sa umpuga na ito. Salamat po. Sana tignan nyo po ito ng maayos at sincero. Salamat po. I'll see you later. O naman, mga abogado kami. Asiraba naman ang ulo namin, maggagawa kami ng mga istoryahe rito. Eh kung mapadispar kami, di ba? Eh, nagsasumbong talaga yung mga kliyente. Ano magagawa namin? It's our duty to bring this to the public and to the concerned authorities. Ang sinasabi nga po namin ay huwag nang kung ano-ano munang sasabihin, because very obvious naman that all of these pronouncements are intended to demonize my client. Hindi naman to po trial by publicity, hindi naman public opinion, hindi naman opinion ng kung sinong kalihimang magde-determine ng guilt or innocence ng isang tao, kundi pawang ang hukuman lamang. A fugitive is one, according to Black's Law Dictionary, who has committed a crime and is evading the legal processes. Paano mo masasabing nag-commit ng crime si Congressman Tevez ni wala pang ang finding of probable cause? Paano mo masasabing he's evading legal processes? Narito. Okay, alright. Yan, nako po, nakadali na naman. At nadali, ha? Shoutout muna sa lahat, ha? Ito ay sikat na sikat na, eh. Ha? Sikat na ito sa mga ganyang style. Kilalang-kilala nyo po ito. Itong nasubrahan ng talino na si Attorney Topacio. Ayan. Talagang yan ang ganda ng mga paliwanag, di ba? Talagang maraming nabubudol, But may mga kaibigan, tatalakayin po na at patuloy po natin bibigyan ng kaunting diin. At salamat muna at kumusta po kayo? Happy Sunday! Araw po ngayon ng Linggo, mga mahal nating OFW, saan man sulok ng mundo kayo naroroon, kumusta po kayo? Smile muna tayo! Talagang habang tinititigan ko ito, itong kagwapuhan ni Attorney Topacio, ay talagang ako'y napapa-smile, ha? I'm very sorry. Sapagkat hindi ako umi-smile ho doon sa kanyang pagkatao, dito sa mga sinasambit niya, dito sa mga pinagsasabi niya po. Talagang sa lahat ng sulok ng mundo, mga FW, saan man o kayo naroroon, ingat-ingat po tayo. Alam ko ho na kayo ay mga bala sa inyong mga gawain. Ay salamat po
sa patuloy niyong pagsuporta at sinisingit niyo ang inyong panonood. Ay, tumatawa sila, oh. Tamo itong mga nanonood ko ngayon. Tinatawanan si Atty. Topacio, eh. Ha? Diyos mayo, mabagin. Diyos por santo, talagang naninindak na naman to, eh. Ano po, mga kaibigan? Sandali muna bago tayo magpatuloy. Doon po sa nagtatanong ng akin Gcash, pasensya na po, wala po akong Gcash. Kung hindi ko man ho, ika nga po nababasa ang inyong mga message, pasensya na po at madalang po ako na ika nga po magbukas ng aking ika kay messenger. Andaya po na nagme-message na nangihingi ng akin Gcash. Wala po akong Gcash, mga kaibigan, ha? Pasensya na po, ha? Tayo po ay umaasa lang po sa views at hindi po tayo ika nga po gumagawa ng anumang bagay para magpa-sponsor. Ano po? Sapagkat baka mamaya po ay mayroong dati o nung nakaraang taon ay kumalat po ang aking pangalan na fake account doon sa FB page na nanghihingi po ng sponsor. Wala po tayong hinihinga ng mga sponsor, ha, mga kaibigan. Huwag po kayong mag-alala. Magsasabi po ako pag gusto kong manghingi. Ha? Nang kusang loob naman yon. But ngayon, no, wala po tayong hinihingi. Ilang taon po tayong nag-charity. Ay hindi po tayo nagpapa-sponsor, mga kaibigan. Dahil kumukuha po tayo ng binibigay sa dapat natin tulungan ay dito po sa ating mga views na nagkakaroon po tayo ng revenue. Ano po, mga kaibigan, kasi baka mabudol ho kayo, magpanggap na ako, hindi po ako yon. Wala po tayong Gcash, ano pa man, at wala po tayong hinihingi na anumang sponsor. Maliwanag po. Okay, alright, heto. At bigyan po natin ng din, pasensya na po kung medyo na-entrap kayo dito kay Topacio. Talagang hindi na daw siya si Raulo, eh. Sabi niya, mga kaibigan, yan, oh. Maliwanag naman ang sinasabi niya doon na siya daw po ay hindi nasisiraan ng ulo at siya daw po ay tagapagtanggol, ha, ng bayan. Napakaliwanag po dyan, ha? At siya po ay may panawagan na hustisya ang panawagan niya po dito po kay kanyang kliyente na si Tibes. At hustisya din po ang panawagan niya dito kay Mayor Janice Digamo, nako po, sa pagbanggit pa lang niyang ganun po, ay plastic, eh. Hindi po namin randam, Atty. Topacio. Alam ko, ay sa aking sariling pananaw, hindi ko po randam ang paghingi ng hustisya nito sa nasabi at nabanggit niya. Di ano sa video na yan na napakaliwanag ang sinasabi niyang unang-una. Justice kay Tibes, justice dito po sa namatayan. Diyos ko po, Rudy. Wala na akong pakalam dyan sa justice. Ha? Niyang kay Tibes. Dito, kay, sa justice na sinasabi niya, kay Digamo, ay plastic talaga to, eh. Ha? Parang nangi-insulto pa, di ba? Lumayas ka diyan. Ipalumbagay natin, umalis ka bilang abogado nitong mga Tibes. Siguro magkakaroon po ng justice kahit hindi pa ito nahatulan. Kahit hindi pa po nahatulan to, eh. Kahit ika nga hindi pa pumupunta doon sa paghatol. At ika nga po tinuturo pa lang na ika nga di umano na siya nga pumaslang kay Mayor, kay Governor Digamo ang iyong kliyente. Ay wala pong justice dahil sa mga pinagsasabi mo. Topacio. Masyado ka pong one-sided. Hindi ka po ika nga nagbabase sa mga ebidensya na nakakalap. That's why nasabi ko po yan tuwing humaharap pa sa camera. Ito po ay inuulit ko muli. Katulad ngayon, ang sinasabi mo ay hindi ka si Raulo. na walang kasalanan na naman. Ang sinasabi mo, palit-ulit na lang sinasabi mo yan sa harap ng media. Wala kang ibang masabi na, eh, na legal na paraan. Matagal mo na sinasabi, walang kasalanan. Ngayon, ika nga dumadaan sa legal ang ginagawa ng iyong kliyente.
At hindi nagtatago ang iyong kliyente. Sinasabi mo, mga kaibigan. Binubulad na yan ito eh. Alam ko naman, basura ho. Yung mga sinasabi na yan. Di yan no, sa mga video na pinalabas niya yan. At ika nga po ay pinapaikot ang taong bayan. Just imagine. Hindi lang pala. Ako ang nagsasabi na yan, mga kaibigan. Di yan po sa public opinion. Ay gustong gusto na talagang ipakulong itong si Topacio. Talagang nga nadodorog. Sumisilakbo ang kanilang duguho dito kay Atty. Topacio. At pinasyalan ko ng iba't ibang media platform na malalaki. Ay wala din pong ibang sinasabi doon. Kundi ang sinisigaw po ng kanilang mga public opinion ay ikulong si Topacio kasama ho nitong ika nga po'y kanyang kliyente. Ha? Alam ko ho na ika nga po'y isang protesta yan. Isang paraan ho ng ika nga po'y ating mga kababayan na marinig po ang kanilang hinaing. Isang uri ng pagprotesta ho na talagang hindi makatarungan ang ginagawa po nitong si Atty. Topacio sa pagkapagtanggol dito po sa kanyang kliyente. Hindi ho karapatan ni Tevez ang pinagtatanggol nito. Karapatan po pati nitong ika nga po yung mga suspek na ika nga po yung nalilis na bilang tagpagtanggol bilang isang abogado. Hindi niya po nasusunod na katulad nga po ng nasabi ko ang kanyang sinumpaan bilang abogado na kung saan lang po siya lulugar. Ay sinakop na nito lahat eh. Ha? Sinakop na nito lahat ni Topacio kung ano ang dapat gawin bilang sa kanyang sariling pananaw. Hindi po siya sumusunod sa kanya bilang isang abogado kung lang saan lang po siya lulugar. Mahirap po yung ganyan. Walang sinusunod. Walang panuntunan bilang isang abogado. Basta't gagawin niya po. Ngayon, pag walang nagreklamo. Kahit anong gawin niya, na ikang ay kabastusan. Pag yurak sa ating justice system, kung wala pong magreklamo, ay patuloy lang po itong gagawin bilang ikang ay pambabastos sa ating justice system, mga kaibigan. Datapo at nasabi niya po, na ika nga po siya po ay hindi sira ulo. Dahil alam ko, nakakaramdam na ito eh. Si Topacio. Nakakaramdam po ng init ng katawan. At napapunta tayo dun sa init ng katawan. Nakakaramdam na po ito si Topacio ng init ng katawan, mga kaibigan. Topacio, anong edad mo na? Talagang ikaw ba ay nakakarandam ba ng init ng katawan? Ha? Nakakarandam na talaga ito. Pero mga kaibigan, pero lang po. Nakakarandam na po ito ng init ng ika nga po pagbatikos ng ating sambayanan sa pinagagawa niya pong mga ika nga po hindi maganda bilang isang tagapagtanggol, bilang isang abogado. Ramdam na ramdam na rin po nito, mga kaibigan. Ha? Na siya talaga, ang taong bayan ay tinutulak na ika nga po'y hindi maganda ang kanyang ginagawa bilang isang abogado. Kaya't nasabi niya po na siya ay hindi sira ulo. At sasabihin niyo naman na sira ulo. Ang bira itong mga kaibigan kong ito. Ang dami ho diyan. Katulad nga po ng nasabi ko, diyan po sa public opinion, ang dami nagsasabi na talagang si Raulo ito. Hindi po ako may sabi ha. Binabasa ko lang po yung inyong public opinion diyan. Ha? Pero sa tingin ko po, talagang ano to eh. Malala na rin po ang tama. Ha? Maganda lang tingnan nito kasi maganda magbihis eh. Naka-blazer, nansuot, ang buhok ay talaga nga sinuklay pa ng maganda eh. Kahit ano, di ba? Kung tingnan mo, ay talagang kuntudo disente. Di ba? Pero ang pag-iisip po nito, kung nga halong katimpo natin, ay parang lumiliko na din. Ay, totoo po yan. Nagbabase po tayo sa kanyang mga ikangay body language. Ha? Mga sinasabi. Ay, kita mo ta... Kung... Susumahin po natin. Ha, simula po
na lumab pubutok ang digamok is, wala nang ibang sinasabi nga, o ulitin ko, walang ebidensya, walang kasalanan, i-dismiss, yun lang nga, ang tanging nasasabi niya. Bilang abogado naman, hinahanap po natin sa kanya, bilang mataas na antas ng uri ng abogado, ay gusto nating marinig po sa kanya ang mga bagay na may ebidensya naman po tayo at mayroon naman tayong korte. Bahala na ang korte na magpasya ho. Bagkos, iba po ang talagang pinalalabas niya at pinapakalad sa social media. I-dismiss ang kaso. Walang ebidensya. Hindi nagtatago ang aking kliyente. Hindi yan ang hinahanap sa iyo ng taong bayan. Attorney Topacio. Kahit minsan, ako sa pangunguna ko. Kasi ito ang gusto ko talagang marinig sa kanya eh. May korte naman, may ebidensya, magbatay na lang po tayo doon. Kasi yan ang naririnig ko sa mga tunay na abogado na sumusunod sa kanilang panuntunan. Data po at sa punto pong iyan, nasabi ko po at natalaki natin, never kung madinig kay Attorney Topacio ang mga word na ganun. May korte naman tayo, may mga ebidensya, magbatay na lang po tayo doon. Hinahanap po sa iyo at Attorney Topacio ng taong bayan yan para maging fair ka naman sa iyong pinaglalaban. Ang punto de vista ko po dito mga kaibigan, 100% hindi niya masabi ho yun na mga ganong words sapagkat lalong madidiim ang kanyang kliyente dahil alam nito, alam mismo ito ni Attorney Topacio na may kasalanan diyo mano. Na ginawa ang krimen, Diyo mano, alam mo nito pa siya. Kaya hindi niya mabanggit ang mga ganong ikangay pananalita. That's why nililiko niya sa usapan na walang kasalanan ang kanyang kliyente, hindi nagtatago. Hindi na nagtatago ang kanyang kliyente. Talagang ang lakas ng budol nito eh. Ang lakas ng budol mga kaibigan. Sasabihin ko nga, sinasabi ko nga lagi, di ba? Kung titingnan mo ang pagkatao nito at magpapasindi ka, magpapasindak at hindi mo alam ang tunay na pagkatao nito bilang isang abogado. Sa isang word pa lang na salita niya ay maniniwala ka. Pero kapag subaybay mo ang bilang isang abogado nito, kung subaybay mo kung paano ito humawak ng kaso, never kahong maniwala dito mga kaibigan. Kaya hanggang ngayon po, never po itong ika nga po'y makakuha ng simpatiya sa taong bayan. Okay mga kaibigan, dumako naman tayo sa probable cause sapagkat dyan po sa huli ng video ay siya po nga nagulit na wala hong probable cause. Dahil wala namang ebidensya sa kanya pong kliyente. Talagang marami ang sinabi niya ngayon eh. Hindi daw po siya sira ulo. At walang probable cause dahil walang ebidensya sa kanyang kliyente at ang kanyang kliyente ay hindi yun nagtatago. Alam kong puro basura ho yan mga kaibigan. Kaya kahit pa paano, ito naulitan niya ito eh. Bigyan natin no ng kaunting pagtatalakay. Itong nasabi niya diyan no sa uli ng video na probable cause. Talagang kita mo? Wala na namang ibang nasabi kundi walang probable cause. Diyos mayo mabagin. But may na mga kandis, nandiyan na po ang mga ebidensya. Nandiyan na po ang ikangay binitawan ng ating DOJ secretary na subject for resolution na ang kaso. Huwag po tayo magpasindak dito dahil pinapakalat sa social media na naman na walang probable cause. Kasi napaka-importante po na itong probable cause na ito. Ito po ang maghahatid diyan sa korte para maakit ang kaso. Ito pong probable cause na ito ang siyang po maghahatid para mag-issue ng warrant of arrest dito kay Mr. Clint. Ito pong probable cause na ito ay siya maghahatid diyan sa kulungan kay Arne Tevez. Kaya yung sinasabi niya ho,
na probable cause ay naninindak naman. Sinasabi niya ho na maliwanag, walang batayan para magkaroon ng probable cause. Mga kaibigan, intayin po natin. Nandiyan na po ang korte under po resolution. After soon na ho, ilang tulog na lang. Hindi po ako magsasabi kung anong araw, kung anong pitsa. Basta ilang tulog na lang ho, lalabas po ang warrant of arrest. Lalabas po, lalabas pong una ang probable cause. Kasunod po ang warrant of arrest. Kabang-abang po yan, mga kaibigan. Hindi ko po pinapangunahan ng DOJ. Ayon po sa aking pagsaliksik. Ayon po sa ating masusi, pagtsatsaga na ikaw po'y makakuha ng reliable information. Kaya ko po nasasabi yan, mga kaibigan. Hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man ho, mga public opinion, kung ano man ho, na ikaw nga po'y nadaragdag, na ikaw nga po'y kasagutan katanungan dito, yan ho ay napabasi sa video na pinapakalat po natin, mga kaibigan. Okay, alright. Nako, mahaba na naman tayo. Wala na po tayong oras. Mga kaibigan, ako po yung nakikiusap din kung pwedeng, ito yung ngayon ko lang na-promote eh. Matagal na ilang buwan na akong may page sa FB. Kung pwede, pakipalo nyo rin po ako sa aking FB page. Ilalagay ko po yung link diyan po sa ipipin ko po dito po sa comment section. I-click nyo lang po yan at pwede po kayong mag-like doon sa FB page ko. Pwede nyo nga i-follow nyo po ako doon. And this vlog ho, ika nga po yung pangalan doon. I-click nyo lang po dyan sa, at ipipin ko. Maraming salamat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. At diyan po sa comment section, pwede po kayong mag-